Pwede ko ba kayong picturean from here? Yes. Perfect. Sama tayo sa ano. Dapat candid. 1, 2. What's up? Ako si Lex Salera. Isa akong partner sa creative agency. Ang tawag ay Monday Off. Isa rin akong podcast host minsan. Isa rin akong writer minsan. Tsaka minsan podcast guest din. And yeah, these are my essentials. Okay, so first up, let's start with the frames. These are the Aquila Apollo. You can get them sa mga stores dito sa Manila. They're widely available. Ako, nakuha ko siya sa Carousel. Shout out Carousel. That's where I buy most of my shit anyway. Di ako ma-accessories na tao. Wala akong like rings. I don't have like any chains or anything. Pero if I'm going with any accessory, it would be like frames. Like I would wear it during the day or even indoors, kahit gabi, from time to time. I think it's more of a way for me to hide myself. I don't know, maybe I'm psychoanalyzing it too much. But it just looks good. Itong specific na frames na to, I really like the red tint. So far, I just switched between the Apollo and another pair that I have. I don't count this as another one, that's why I'm showing it. It's from Native Sons. It's the Makowski. Ano naman to? Gasoline na frame or parang na lens. I like both. Sometimes I bring both, lalo na pag mga family trip. And wala, kailangan ko talaga siya. Para siyang armor for me. Yun. Price reveal daw. Price reveal? Okay, you can get these under 10. Like, if you look at any other model or any other style na parang ganito, papatak siya ng mga times 2 or times 3 that price. Aquila, they really have like the cheapest or most accessible price point sa ganitong style. Native Sons, not that far. Siguro ma a little above 10. Kaya medyo special din siya for me. If I had more money, I would buy more, probably. Pero, yun, I think it's really, really worth it, honestly. Maganda yung craftsmanship niya. Next, AirPods. I don't know which gen. I don't know if it's Pro or whatever. Wala akong masyadong pakialam doon. Actually, it's a gift from my ate. Thank you, Ate Dion. Kailangan ko talaga ng music whenever I'm in transit or whenever, you know, wala akong kausap, kapag ako lang mag-isa, kailangan ko talaga ng music when I work. Parang part din yun ng siguro attention span na kailangan ko merong something going on. Kailangan ko lang talaga ng something that just puts me in the mood. Pag hindi music, it's a podcast. Wala, it just puts me in the mood eh. Kapag nasa MRT ka, tapos kunwari afternoon, tapos sunset. Parang may sarili ka po. Oh, medyo niroromanticize ko yung ganung aspect na yung music, sakto siya dun sa ano. Alam mo yun, parang pampabuhay, yun lang, papadagdag lang ng buhay. Artist on repeat na yun. That's a good question. Lipip. Yeah, Lipip. Particular song? Yung pre-produce ni NJ. Damn. Yeah, which, it's a really, really short song. Pero yung start ng line niya, kakanta na sa Lex. No. Basta you know. Yeah. Is that ready for me? You know that song? Yeah. Tapos after nun, tuloy-tuloy na ako. International. Medyo nabablank ako. Pinaganda. Iniisip ko, puro local eh. Let me think. Or can I check my phone? Okay lang. It's here. Spotify. Ah, yung bagong album ni Lil Yachty.
Medyo pinapakinggan ko siya ngayon. Transition siya yun. No? Medyo nabaliw siya doon ng konti. Maangas yung dating. Hindi naman ako masyadong fan niya, pero ngayon medyo... Napakinggan ko lang once, like one full playthrough, pero kailangan pa ng... Namingi-listen like a few more times. Kung, hindi ko pa siya... Hindi ko pa alam kung trip ko siya o hindi. Yung next item ko... Water? Is that a good item? Water bottle? Yes. Ano ba yung tawag dyan? Like... Wala rin ako masyadong... pakialam actually sa brand. Basta sa akin, sobrang importante na hydrated ka. Importante na uminom ka ng madaming tubig. Ako nagkasakit ako before kasi hindi ako uminom masyadong tubig. Hindi ko na... Ayoko na mangyari ulit. So... Ito, this particular bottle, I got it from my partners, all the way from Calgary. Shout out Nina and Pao. They gifted it to us, my PH partners. This is a Nalgene bottle na co-branded by Patagonia. So medyo dagdag points din. Pero yung point niya for me, aside from it looking good, is I know where it is, I can see it because of the color. And alam ko rin kung gaano kadaming tubig yung nainom ko kasi... Meron siyang ano sa dito. More of, wala, function siya for me. Like, I need to drink water, kailangan ko ng lalagyan. If I don't have this, unfortunately, kukuha ko ng plastic, bibili ko ng plastic bottle, whatever. Pero I need water with me all times. Wala, kailangan na kailangan siya. Water is for everyone. Yeah. Next item ko ay... lozenges, specifically the Fisherman's Friend na lemon. Di ko alam bakit ito yung gusto ko in particular. Pero lagi akong may dalang ganito kahit saan ako pumunta. Actually, sanay ako na yung pockets ko matataba. As in, meron akong phone, meron akong barya, meron akong susi. Oh, kaya gusto ko rin na maraming pockets yung yung pants and jacket. Lagi akong may ganito. Matching siya with the hydration thing, parang meron akong thing na kailangan fresh, alam mo yun, it just feels good. Kapag may dry throat, iniiwasan ko yan, I don't like having that feeling. Parang ngayon, medyo nadadry throat ako, syempre kinakabahan. Pero ito, hindi ko alam, na-pick up ko lang siya couple of years back. Wala akong masyadong info about it, I don't know if okay siyang papakin, alam mo yun, parang... Wala, kailangan ko lang talaga siya. So, pag linapitan mo, tapos humingi ka, for sure. Meron ako yan. Yeah. Yeah, Fisherman's Friend. Next item ko ay notebook at pen. Feeling ko, ako kasi may sakit ako pagdating sa mga ganito eh. Siguro meron akong maliit na stack na kalahati ang daming sulat, tapos merong mga ilang pages na hindi nagagamit. Di ko alam bakit ko ginagawa yun, or kung ako lang. Pero, lagi akong may dalang ganito. Hindi siya for work eh, hindi siya for writing. Parang kapag ako nagsusulat, hindi ko siya inuuna dito. It's for taking notes. Nakakatulong siya sa akin kasi meron akong, parang may power kapag sinusulat mo yung nangyayari sa thoughts mo, tapos nalalagay mo sa papel. As compared sa kapag tinatype mo sa Google Docs or ilalagay mo sa Notes app ng phone mo, may power yung pagsulat eh. Yung literal na pag ganun sa ink at paper. So, actually ito, minsan may mga ramblings din na mga weird. Ayun, ito nga, hindi pa nga tapos eh. Pero ayan. Random notes talaga, as in from meetings, kunwari online call, or may biglang tumawag sa akin, nakahanda na to. So, lagi ko siyang dala. Tsaka, pagdating sa brand, di rin ako particular, pero okay itong Muji. Solid. Mas gusto ko siya gawin sa laptop. Doon ako nagsistart talaga. Kasi parang style ko is, either kung may transcription, pinapakinggan ko siya. So, nandun yung nakatranscribe na sa document. Or kapag kailangan ng research, may mga links. Doon ko siya inuuna. Para siyang... Sobrang big help talaga ng Google Docs pagdating sa ganun. Hindi ko siya magawa sa paper kasi feeling ko sayang yung paper. Kasi pagdating sa sulat, yung una mong sinusulat, for sure hindi yun yung lalabas. So pag sinulat mo siya dito, parang sayang din lang. Hindi ko naman to ginagawang diary. It's more of, yun talaga, function ng pag-take ng notes. So yung next essential ko,
in general would be reading material o magazines. Lumaki ako sa bahay na lagi kaming nagbabasa or my mom would read to me bago ako matulog. Yung background ko naman as a person who worked in publishing, medyo naging fan din talaga ako ng pagbili at pag-hoard ng mga magazines. So siguro 80% neto galing book sale. As in, book sale talaga yung pinakamagandang resource pagdating sa paghanap ng mga libro na hindi mo makikita anywhere else. Itong mga kinuha ko, actually parang random stock lang siya sa bahay. So, kung saan ako nagsistay ngayon, meron akong shelf, siguro mga limang shelf na punong-puno. Tapos dalawa dun, puro magazine. Tapos may isa pa akong shelf na punong-puno naman pero puro pocketbooks naman. Pero for work, sobrang nakakatulong din siya. Maganda rin siya tingnan. The reason kung bakit magazines pinili ko. Maganda lang siyang tingnan. Parang, alam mo yun, chilling ka lang. Tinitignan mo lang yung visuals, maganda yung mga pictures, maganda yung graphic design. Nakaka-stimulate din siya ng utak. Tsaka, alam mo yun, medyo moment in time thing siya eh. Ito, ano ba date na ito? Feeling ko mga 2017 pa ito eh. Ito, 99 pesos lang. Ito, 130 pesos lang. 130. Ito, medyo special siya sa akin kasi gift siya ng friend from LA. Fan ako ng magazine na ito. Do you have any publication na favorite mo or follow? Of all time? Yeah. Good question. Ako, pag nakita ko to sa book sale, kahit ano yung presyo niya kukunin ko, would probably be, siguro ID. Wala akong, hindi ko siya dala ngayon eh. Yung I-D. Yeah. Wala lang, fan talaga ako ever since. It's a good culture magazine, maganda yung design. Lalo na pag nakahanap ka ng mga luma. Tsaka pag tinitignan mo yung cover, maangas siya. Traditional magazine pa rin, compared sa digital? Siyempre ako, doon ako nanggaling eh. Ngayon, iba na yung landscape ngayon, medyo mas digital na tayo. Pero for me, it's the same as yung sa notebook, pati yung pen. Ako, okay lang sa akin hindi alagaan din yung mga ganito kasi sign din siya of like care or use. Next item ko, for sure, wait lang, ayun, phone. It's an old iPhone 11 na walang case. Actually, medyo luma na siya. Time na, it's actually time for me to get a new one. Nag-off na rin siya at random times yung battery percentage niya. Oh, panahon na. Pero marami kaming pinagdaanan nito at salamat sa iCloud na yung mga previous info from my old phones andito din. Tapos for sure sa next, mapupunta din dun. So, wala. Ito yung una kong tinitignan pagkagising, huli kong tinitignan bago matulog. Hindi ko magagawing work ko pag wala to. Wallpaper revenge dito. Game. So, ito yung lock screen wallpaper ko. Yeah, yung home screen ko, it's my dog, si Osvin. I call him my son, unironically, whenever I see him. So, nandun siya sa bahay ng parents ko. Walang, hindi pwede asa sa unit. Yeah, mahal na mahal ko siya. Siya yung best friend ko, siya yung anak ko. And whenever I see him, lagi ko siyang pinipicturean, tapos ina-update ko yung home screen ko na pinapalitan ko ano yung bago. Bigay lang kasi siya ng kaibigan ng dad ko, Shih Tzu mix. Pero all white fur, sobrang chunky niya. Sobrang cute niya. Sobrang snobby niya na aso ngayon. Hindi ko alam bakit. Hindi siya namamansin. Mahal ko rin lahat ng ibang aso namin, pero siya yung top one for me. So. Ilan lahat ng aso niya? Let me count, ha? Osvin, Allison, Chim Chim, Lemon, Gide, Astra, Toby, Nugget, Mojo. 9. Sobrang angas nila lahat. One big family. Pag umuwi ako, yung una kong ginagawa, binubuhat ko sila isa-isa. Tapos pinaparamdam ko lang na mahal ko sila. Kasi totoo naman yun. Hindi ako mas skincare na tao, pero dun sa circle ko, they care about skincare. So ako rin napapasama.
This is the Aesop in Two Minds facial hydrator. So yung purpose niya para sa akin, kunwari sobrang dry ng skin ko in the middle of the day, based on my friend's advice, i-apply ko siya ng konti. Tapos nakakatulong naman siya. Kahit pa paano lumalambot yung mga bako-bako din sa mukha ko. Big deal sa akin yung pag-aalaga sa sarili with everything, like, you know, with the water and stuff. Hindi ko alam kung anong ginagawa niya exactly, pero alam ko it's doing the right job. So, lagi ko lang siyang dala. Okay din siya amuyin. I don't know, nandito yung mga notes niya, whatever. Basta okay siya amuyin. Wala, fan din ako ng brand. Next one would be a disposable camera. So, way back, lagi ako nagdadala ng mga ganito whenever I go out. Especially on family trips. Una kasi mahal ang SLR, mahal ang digital cam. And pangalawa, hindi ako marunong ng film cam. Nakasabi nga din nila, pinipicturean mo yung mga bagay, for me yung mga bagay na alam mong hindi siya mangyayari ulit. Parang memory type shit. So ginagawa ko siyang point whenever I go out, kunwari family trip, out of town, or kasama yung mga tropa. Dinadala ko lang siya, tapos wala, kuha lang ng kuha. Yeah, importante lang talaga sa akin makakeep ng memories. Hindi ko siya pinopost anywhere else. Meron lang ako folder, tapos nandun lang. Ah, lagi siyang the way it's designed or the way na pinakilala sa atin bilang nung bata tayo yung film. Diba meron tayong mga albums na ito yung mukha mo nung baby ka. Tapos lahat yun, lahat film camera. Well, for me at least, matanda na ako. Pero sa totoo lang, wala naman akong bias na gusto ko film or mas prefer ko digital. Meron din akong lumang Sony na, alam mo yun, yung may SD card na parang 2003 shit, 2005 na nagiging uso din ngayon, medyo may pagka Y2K look. And then meron din akong lumang video cam for that grainy VHS type. Pero hindi ko siya masyadong ginagamit. Last question. Yeah. Favorite moments to capture? Favorite moments to capture for me would be siguro kapag kasama yung mga loved ones mo tapos medyo out of place na kumuha ng picture. Ayoko kunin yung mga moment na kunwari tapos na kumain o bago kumain. Tara, picture naman tayo. Ganun. Gusto ko lang na bigla akong parang some Bill Cunningham shit na ginaganon ko lang. So medyo masaya yung ganun. Kahit pangit yung picture, maalala ko, at nangiti na ito. Okay, so ako ulit si Lex Lera. I shared all my essentials, really just more of sharing, pero I hope you enjoyed the video. It's been fun. If you wanna connect with me, you can follow mondayoff.world. Yun yung mismong work ko. Please also follow Monday Off Radio on Spotify and Apple Podcasts. More episodes coming soon. Yeah, it's been fun. Yun yung solid. Sorry, wala na ako yung masabi.